tumatanda agad. Tingnan nyo yung dalawang barangay Tanod, Kulubot. Yes, sir, Kulubot. Yes, sir, Kulubot. Sir, sir, Kulubot. Sir, Kulubot na Kulubot yan. Dahil nagamit kagabi. Diba? Kaya nakakita nyo, barangay Tanod, Kulubot, diba? Bakit Kulubot ang dalawang barangay Tanod? Bakit Kulubot? Dahil si Kapitan ay laging galit. Diba? So huwag niyong gagali. Gusto yung maging kamukha ng dalawang barangay Tanod? Ang sagwa ng mukha niyo. Lalo kapag tinubuan pa kayo ng balbas o bigote, hindi kayo nag-aahe. Tapos Kulubot yung mukha niyo. Kamukha-kamukha niyo talaga yung dalawang barangay Tanod. Okay, so walang manisa, magtawanan lang po tayo na magtawanan habang tayo nag-aaral. Okay, sige. Ngayon, naniniwala po ba kayo na karamihan po sa ating mga sakit ay dahil po sa ating mga kinakain? Yes! Patutunayan ko po yan sa pamamagitan ng ating live blood analysis. Okay. Sino po yung ngayon lang makakapanood ng live blood analysis? Tapos po kumay, gusto ko lang makita. Yung ngayon lang makakapanood dito. Nakapanood ako dito. Nakapanood ako yan. O ba't di kayo tumataas sa kanya? Kita mo yung mga ganyan. Tataas ng mga hindi pa magawa. Yung mga ganyan, yun ang mga nagkaka-cancel. So, yung mga hindi tinataas kasi hindi na ano. Sige, halos lahat pala kayo. Sino po yung nakapanood na ng live blood analysis? Saan? 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 Nasa pharmacist ka? Sige. So, ito po ay microscope lang na, ate ka muna, may nagkukulang dito. Ito. Hindi nyo mapapanood ka pa pala. So ito po ay microscope lang na kinabitan ko po ng camera. Yan, palakpakan muna tayo! Ito po ay microscope lang na kinabitan ko ng camera at ito pong camera, makita nyo, meron pong koneksyon papunta sa ating projekto. So lahat po ng sisilipin ko dito mamaya, makikita nyo po doon. Okay? Dapat ay nagmalis yun. Paano ba yun? Ba't ay mawala? Press, ano daw yun? Nasa ang back. Yun. Tingin naman yun ang buha po naman yung doktor na yun. So lahat ng CCTV ko dito, makikita dyan. Patutunayan ko na yung malimit ng mga kinakain nyo sa panahon ngayon, dyan ang gagaling ang mga sakit na nakukuha natin ngayon tulad ng heart diseases, diabetes, cancer, arthritis, lahat po ng mga sakit na nakukuha ng mga babae, ng mga pagbubuntis sila, diyan yung po nakukuha. Mamaya pag-aaralan natin. Okay? At patutunayan ko rin po sa inyo, in 30 minutes, patutunayan ko po sa inyo na itong ating, nasaan na? Wala. Ito. Ito na lang. Wala tayong juice? Kailangan ko rin juice mamaya. So, patutunayan ko po sa inyo, itong ating premium organic barley, very effective sa ating katawan in 30 minutes. Sa pamamagitan po ng ating live blood analysis. Okay? So para po ma-demonstrate, siyempre kaya po tinawag na live blood analysis, eh kailangan ko po ng dugo. Kailangan ko po ng sariwang, buhay, lumundag na dugo. At kanino po magagaling ng dugo? Natural sa inyo. Alam mo naman sa akin po. Ako po ay wala pang tulog. Nagsalita pa po ako gabi sa event natin doon sa exchange. Nagsalita po ako doon. Natapos kami ng meeting. Nag-meeting pa kami. Andiyan ka na. Hoy.
Nag-meeting pa, pinatawag pa po ako ni Boss Joe. Nag-meeting pa kami, pinauwi ako 11:30. Umuwi pa ako ng Binyan, Laguna. Pagkatapos po, dumating ako doon ng 12:30. Nag-impake po ako ng mga gamit, papunta po dito. Eh, alas 2 po, kailangan na pumunta naman papuntang airport. Para po alas 5 yung flight ko. Kaya po wala po akong tulog. Tapos po, naandun ako sa airport, wala pong sumusundo sa akin. Natatakot ako kung ano gagawin ko. Dahil hindi kami magkausap ni Mang Marisa. Yun pala, dinadaan-daanan na lang niya ako doon. Hindi niya ako. Kasi daw nagtetext ako, nakatungo ako. Ito ba si Do? Ang tagal bago ako nasundo. Kaya yun, hindi pa ako nagla-lunch. Kasi nga po, kulang sa na-traffic pa kami. Kaya sa inyo mong gagaling ang dugo, nakakaawa naman. Yung mga hindi pa. Okay. Doon sa mga hindi pa. O doon sa mga nagtaas ang kamay. Kukuha ko. Babae po muna. Babae. Isa. Sino po gusto? Yung may regla. May regla kayo. May regla kayo. Kasi doon po tayo susunod. Dalawang patak lang naman. Ah. Hindi. Ah, sina. Kasi po eh. Sino? Ha? Ikaw na, this, mas maganda po kasi maraming bibil. Kasi ito mas maganda. Ha? Sila may barley juice, pera muna. Dalawang piraso lang. Ayan. Sige po. Okay. Oh, lalaki naman po, lalaki. Sino po gusto, lalaki? Lalaki na maging subject. Lalaki. Dugo pa rin na malalaki. Sino po ang hindi pa, o kahit matagal ang nakainom? Kahit nakainom na, pero matagal. Kailan po kayo may almoranas kayo? Almoranas. Yung po yung tutusukin natin yung almoranas. Juice. Mamaya pa naman eh, mamaya pa naman. Sige. O, lalaki po, sino gusto? Sige po, dito kayo siya. May namamanap sa'yo, happy hormone. Lagi tayo masaya. Yan. Sige. Nasaan na ati Maris? Yung papagay. Hindi, yung papagay. Mamaya pa to, mamaya pa. Nasaan na? Yung papakain ko. Chicken. Hindi, yung burger. Sige, habang kinukuha. Yung, ano pa pangalan, sir? Joseph. Joseph. May asawa po? May asawa? Nekboy pa. Eh, ba't ganun ang sagot nyo? May asawa? Opo. Buhay pa? Buhay pa. Parang gusto nyo lang matuloyan yung asawa. Ano ba asawa na? Hindi pa? Hindi pa? Hindi nyo alam. Sir Joseph. Si ma'am, pangalan? Maria. Anong tawag sa inyo? Maria. Maria. Maria ng... Maria, may asawa po? Buhay pa? Buhay pa. Sige. Nasaan na? Akala ko, dalawang bana. Dalawang burger, dalawang... Yeah. Sige, isa pa. Isa pa, di ba? Isa. Ah, sige, isa pa. Yeah, isa pa. Sige. Okay.
Nasaan ang pinggan? Isa half na lang. Hindi share half-half. Nasaan? Nasaan ang pinggan? Dito, dito. Lagi mo na lang dito. Dito. Sige. Okay na. Sige. Okay, sige na. Sige na. Tahimik na. Tahimik na po. Si Queen Joseph at si Ate Marie, kanina lang, Marie, para maganda. Si Ate Marie, paiinumin ko sila ng soft drinks. Okay, paiinumin ko sila. Mabuti po ba ang soft drinks sa katawan? Yes! Lahat po kayo nagsasabi, masama ang soft drinks. Yes! Umiinom kayo ng soft drinks? Yes! Sila umiinom. Sabi nyo, masama. Bakit kayo umiinom? Kung ang muriatic acid masarap, siguro ininom nyo rin. Diba? Bakit yung sinabi, eh bakit yung ininom, eh masama? Kaya mo, masarap. Dahil? Masarap. Daig ng sarap yung sakit. Di baling magkasakit, basta makatikim ng masarap. Pag nagkasakit, ospital, tigil ang soft drinks. Tigil ang sarap. Tigil ang soft drinks. Kapag gumaling, balik ulit. Yan yung tao, walang kadala-dala. Alam na yun ang naging dahilan ng sakit niya. Ayaw pang tigil-tigilan. Basta kasi masarap, di ba? Para nung nag-honeymoon kayo. May asawa na kayo? Di ba? Huy, hindi mo. Para nung nag-honeymoon kayo, mga babae, nung unang gabi nang kayo ay kinasal. Di ba? Nung unang gabi, nung kinasal kayo, di baling masakit. Doon, ang sarap. Sarap. Di ba masarap? Masarap. Bakit yung sinabing masama ang soft drinks? Bakit yung sinabing masama? Kasi sabi nila. Sabi nila. Sabi nila. There's a sugar. Bakit yung sinabing masama ang soft drinks? Maraming sugar. Mataas ha? Asukal. Kaya siya acidic. Acidic ang mga soft drinks dahil sa asukal. Alam niyo po ba na yung isang 12 ounces sa soft drinks, iba yung nabibili niyo dito sa Singapore? Meron? Wala, intens lang. Pero yung isang 12 ounces sa soft drinks, kapag naubos yun, ang nakahalong asukal po doon ay katumbas ng 17 kutsarita asukal. Ito, hindi sasabihin sa inyo yan, 17 kutsarita asukal. At para po ninyo mabalansa yung asukal, kailangan yung uminom ng 35 basong alkaline water. Ayan yung uminom, 35 basong alkaline water. Marami nga sa inyo, yung inire-recommend namin mga doctors sa uminom ng 8 hanggang 10 baso, hindi nyo matapos-tapos eh, yung pang 35. So ano nangyayari sa katawan nyo? Kasi hindi kulang ang inom nyo ng tubig, nagiging acidic ang katawan nyo. Kapag acidic ang katawan, marami kayong sakit na makukuha. Kasi ang katawan dapat ay alkaline. Dapat alkaline. Ginawa ng Diyos ang katawan natin, alkaline. Para tumakbo lahat ng sistema sa loob, kailangan alkaline. Pero hindi malimit binabagisin ng mga doktor, kailangan alkaline. Basta tinitingnan na kung acidic o alkaline yung pH. So kailangan ang katawan, alkaline, para tumakbo ng paayos. Hindi kayo namamatay, pero ito yung unti-unting sumisira sa inyong katawan. Merong lumabas sa pag-aaral na sa ang isang tao sa loob ng isang araw, ang kanyang asukal na naipapasok sa katawan ay katumbas ng 56 na kutsarita asukal. Mas mataas kaysa doon sa isang 12 ounces soft drinks. Kasi yung 56, katumbas po ito ng mga kinain yung kanin, mga matatamis sa pagkain, ice cream, cake, mga matatamis sa inumin, C2, yung inyong mga iniinom na mga incans at saka po yung mga nakahanda ng mga naka-tetrapack, lahat po yung matataas sa suukan. Kaya po, 56 na kutsarita ng asukal. So, sa mga katuloy, kung sa bawat isang kutsarita ng asukal ipapasok nyo sa katawan, iinuman nyo ng 2 baso. Kasi, 17, 35, di ba? So, bawat isa, 2. Ilan nga yung basong alkaline water ang dapat nyo inumin kapag nakapagpasok kayo ng 56 na kutsarita ng asukal? Katulad ng iniinom niya, yan, katulad niya. Ilan? Isandaan? Hindi nga, ayan nga, isandaan? Ilan? Kung 17, 35, yung 56, ilan?
Ganyan, hindi kayo makapag-compute. Kasi 112. 56 times? 2. 112. Kaya yung minong 112? Yung 35, hindi nyo nga kaya. So ano nangyayari sa katawan nyo? Lalong giging acidic. Kasi hindi nyo nag-maintain yung dami ng tubig na dapat yung inumin para mabalanse yung asukal. At ano po yung asukal na ginagamit ng mga negosyante? Ito po ang tawag doon, aspartame. Isa po sa mga synthetic artificial na mga pampatamis sa ginagamit sa pagkain at inumin, itong aspartame. Marami pa po, Ate Maris, papatay na lang. Marami pa po iba't ibang uri ng pampatamis. Tulad po ng sucralose, yan pong mga phenylethrine, marami pong mga ginagamit na pampatamis sa ating mga inumin at pagkain. So, isa ito, malimit ang ginagamit, yung aspartame. Pero bakit po siya tinawag na sweet poison? Dahil po ang aspartame ay isang carcinogenic. Chemical po siya na isang carcinogenic. Ano po ibig sabihin ng carcinogenic? Pwedeng magdulot ng cancer. Kaya kita nyo, ang daming taong may cancer ngayon kasi hindi naman po ibinabawal ang paggamit ng aspartame. Pero alam po ng mga ahensya ng gobyerno, ng ating pamahalaan, alam ng World Health Organization na ito ay nakakancer pero hindi pinagbabawal. Saan makakakuha ng aspartame? Milo may aspartame. Ovaltine may aspartame. Tang may aspartame. 8 o'clock may aspartame. Yung pong mga inireseta ng mga doktor sa mga diabetics, aspartame po yun. Yung Equal, Splenda, Sweet and Low, aspartame po yun. Ketchup may aspartame. Mang Tomas sa Sausawan may aspartame. Yung pong mga iniinom ng mga kalalakihan, lalo pag kami laban sa gabi, mga energy drinks, Cobra, Sting, Extra Joss, may aspartame. Lahat ang daming aspartame, pero hindi po ito alintana ng mga tao na ito ang nagdudulot ng cancer at maraming sakit pa, hindi ng cancer, sa kanilang kalusugan. Oh. Ito, katulad nito. Ito nga, hirap na hirap sila kung anong soft drinks nito, hindi nila malaman. Wala akong binabanggit na pangalan. Kapag nakaubos kayo ng ganitong kalaking soft drinks, ganitong maraming aspartame po yung nakahalo ko. Kapag po ganitong kalaki, ganitong karami. Kapag ganito naman pong uri ng soft drinks, may kaupo lang dami po ng aspartame. Minute Maid may aspartame. Kapag nakaubos kayo, eto. Kapag isang baso, eto. Oreo! Ibinibigay nyo sa inyong mga anak. Pag uuwi kayo ng Pilipinas, baka yan pa yung pasalubong nyo. Cancer ang pasalubong nyo sa inyong mga anak. Kapag kumain kayo ng Oreo ngayon, hindi naman bukas magkakakancer. Iniipon po ito ng katawan. Hindi po alam ng katawan kung paano gamitin yung aspartame. Kaya po ano gagawin nila? Iniimbak nila yan sa ating katawan. Kapag hindi alam ng katawan kung paano yung gagamitin ang isang bagay na ipinasok nyo, iimbak niya ito sa inyong mga taba. Iimbak sa inyong mga bilbil. Kaya ang mga taba, ang mga bilbil, yan po imbakan ng mga basura, ng mga toxins sa katawan. Totoo po yan. Kaya sinasabi namin mga doktor na lagi kayo dapat magpapapayat kasi andyan yung mga alisin ang mga taba, mga bilbil sa katawan dahil andyan nakatago yung mga toxins. Okay? Ano yung aspartame? Ito po ay hindi natural substance. Hindi po yan ligtas kahit kanino man. Bakit po? Dahil yan ay unregulated, unsafe drug. Gamot ang aspartame na isinama sa mga inumin at pagkain. Ako po ay isang pharmacologist. Alam niyo ba ng pharmacologist? Isa pong doktor na may malawak na kalaman tungkol po sa lahat ng uri ng gamot. Ano ang meron doon sa gamot? Paano iininin yung gamot? Kailan iininin yung gamot? Ano side effect?